Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Idol Roman Villanueva, Idol Marvin Malibiran at Miss Miami Laurel na pinakamatagal kong membro na 2 taon na. Sa mga mag-iisang taon na membro ng ating mga channel, kay Marlinda Alves, Lito Buino, XPG Secret Files, subscribe po kayo sa channel niya mga idol. Kay Dailin Ido, Lilibit Tumagi, Tita Jean Keferes, at sa pag-renew ni Idol Lynn Caligdong Vlog, maraming salamat idol. Sa mga bago natin na pamilya, kay Turin at Fior Friends, Almalin Fonseca, Matt Vlog, Maricel Aranco, Ami Kuroki, Marcel Nakil, Angelito Brunola, Richard Umpan, Ati Bing Matingber, at sa bago natin na member at mga kapamilya na sina Sheila Budino at kay Tadashi Barua. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Nagawa ng 2 abukaw na makalayo sa kanila at hindi na hinabol pa ang mga iyon ng grupong Batosay dahil paparating na ang mga kasamahan ng mga ito. Ang ginawa ng kanilang grupo, muling nagkalat doon sa paligid para makapitas na naman kahit na paisa-isa. Nagpapatuloy ang kanilang labanan gamit ng grupong Batosay ang kanilang talino sa pakikipaglaban at ang kanilang mga karunungan sa mga usal at pakikipaglaban, samantalang gamit naman ng mga abukaw ang kanilang bangis at kakaibang lakas sa labanan. Umabot ng kalahating oras ang kanilang bakbakan bago nagdesisyon ang grupong Batosay na umatras. Lalong dumarami kasi ang mga abukaw doon sa paligid na sa tingin nila mukhang napakarami pala ng bilang ng mga ito ang naninirahan doon sa lugar na iyon. Ngunit napatay naman nila ang 8 sa mga ito at marami din silang nasusugatan. Ngunit sa kanilang panig, namatayan naman sila ng isa at hindi na nagawang maisalba pa iyon ng kanilang albularyo dahil 3 beses na din na nagagamit nitong si Umping ang kanyang kakaibang kakayahan. 4 pa sa kanila ang mayroong malubhang pinsala sa katawan gamit ang karunungan ng isang matanda. Agad na nakalayo sila doon sa lugar. Ilang taon nang magkakasama ang mga ito sa mga labanan. Mga masasama man ang mga taong ito, ngunit bawat isang membro ng kanilang grupo pinapahalagahan nila. Kaya ganoon na lamang ang lungkot ng kanilang nararamdaman. Nagkakamali sila sa kanilang kalkulasyon. Umabot tuloy sa puntong nabawasan sila ng isang kasama. Lumipas ang ilang mga sandali. Pagkadating ng mga ito doon sa bahay nitong si Andong, napamura din ang anak nitong si Don Tiburcio. Bukod kasi sa namatayan ng isa ang grupong Batosay, hindi pa rin nakabalik ang kanyang mga tauhan na inutusan para sana iligpit ang pamilya nitong si Tatay Kaloy. Wala din siyang naririnig ng mga putukan, kaya masama ang hinala nitong si Andong na maaring nahuli ang mga iyon. Kahit na hindi niya malaman kung sa papanong paraan, armado kasi ng mga baril ang kanyang mga tauhan, papanong natalo ito ng nag-iisang albularyo. Wika nitong si Andong doon sa grupong Batosay. Bukas ng umaga, kailangan kong bumaba ng patag. Kailangan kong makausap si Ama. Batay sa mga sinasabi ninyo, mukhang hindi kakayanin ng grupo ninyo ang mga nilalang na iyon dahil sa dami ng kanilang bilang. Kailangan na makahanap ako ng mga dagdag na mga tauhan na makakatulong sa inyo. Ngunit sa ngayon, kailangan na tingnan ko muna ang paligid ng bahay ng albularyong iyon. Nakapagtataka kung bakit hindi na nakakabalik ang aking mga inutusan. Kaya nagpresenta itong si Master Galo na sumama kay Adlong, kasama din ang 4 pa nitong mga tauhan. Plano nilang tingnan lamang ang bandang kinaroroonan ng bahay nitong si Tatay Kaloy para mapag-alaman nila kung ano ang mga nangyayari doon sa kanyang mga inutusan ng mga tauhan. Ngunit habang naglalakad pa lamang ang mga ito doon sa gilid ng sapa, tumambad sa kanilang mga paningin ang mga tauhan nitong si Andong na wala ng mga malay at nakikita nila agad
ang mga duguan nitong mga katawan. Nabanaag din nila na may mga bali ang mga ito sa mga kamay at mga paa. Ang inaakala pa nga nitong si Andong na patay na ang lahat ng mga iyon. Kung hindi lamang biglang gumalaw ang dalawa at muling namimilipit ang mga ito sa sakit. Muling napamura itong si Andong habang inutusan agad ang dalawang tauhan na humingi ang mga ito ng tulong doon sa iba pa nilang mga kasamahan para tulungan ang mga ito na madala doon sa loob ng kanyang bahay. Makalipas ang ilang mga minuto habang ginagamot ang mga pinsala ng mga tauhan itong si Andong, kasalukuyang nag-uusap sila ni Master Galo. Nagtataka kasi ang mga ito kung papanong nangyari ang mga iyon doon sa mga tauhan na inutusan itong si Andong. Hindi kasi kapanipaniwala na nagawa iyon ni Tatay Kaloy na nag-iisa lamang. Wika naman nitong si Master Galo. Iyan ang aking inaalala, Ginoong Andong. Kahit na hindi ganon kapulido ang aking mga nararamdaman sa nagdaang gabi tungkol doon sa mga nilalang na lihim na sumusunod sa amin, batid kong nagtatangan iyon ng kakaibang antas na lakas. At maaaring hindi iyon ang albularyo, Ginoong Andong. Kailangan natin na magmanman sa kanilang mga galaw. Hindi maaaring laging doon lamang sa mga nilalang na abukaw tayo nakatuon. Baka unti-unting mapapabagsak na tayo ng iba pang grupo. Sagot naman itong si Andong. Huwag kang mag-alala, Master Galo. Bukas na bukas din, bababa ako ng patag. Kausapin ko si Ama tungkol sa mga bagay na iyan. Kailangan na gumalaw tayo ng katulad ng dati. Papatayin natin agad ang mga lihim na kumakalaban sa ating grupo at mangingialam. Kinabukasan, nang tuluyang magising na ang iba pang mga tauhan itong si Andong at makausap na nila iyon ng maayos ayon sa mga ito, hindi nila makita ng maayos ang mga hitsura ng mga umaatake sa kanila. Ngunit nababatid nilang hindi iyon ang matandang albularyo. At bukod pa nito, nakakagulat ang kanilang sobrang bilis at lakas. Sa tingin pa nga ng mga ito, na mga bata ang umaatake sa kanila. May nakita ng mga bata itong si Andong doon sa bahay nila ni Tatay Kaloy. Ngunit sa hinagap, sa mga pagmumukha pa lamang ng mga batang iyon, hindi naniniwala itong si Andong na makapanakit ang mga iyon sa kanila. Kaya ngayon, pinagdududahan pa nitong si Andong ang mga pinagsasabi ng kanyang mga tauhan. Matapos naman iyon, tuluyan na itong bumaba ng patag para makausap ang kanyang ama. Samantalang nang mapag-alaman naman ng kapitan ang nagaganap doon sa nagdaang gabi, doon sa bahay nitong si Tatay Kaloy, agad na nitong inalerto ang kanyang mga tanod at iba pang mga kalalakihan doon sa lugar. Nag-armas na ang mga ito para sakaling muling bumalik ang mga tauhan nitong si Don Tiborcio, malalabanan nila ang mga iyon. Tanging pangdipinsa lamang ang kanilang hangad, tulad ng gagawin sana ng mga bata nitong si Andong kay Tatay Kaloy. Marami din ang mga nagbubuluntaryo na sumama doon sa grupo ng kapitan para labanan na ang grupo ng mga kriminal. Ngunit pinaalalahanan ang mga ito ni Tatay Kaloy na maghinay-hinay lamang. Baka mas marami pa ang mamatay sa kanilang panig. Mayroong 10 mga kalalakihan na kasama itong si Tatay Kaloy doon sa bandang may saba. Ngunit tulad ng laging sinasabi nitong si Tatay Kaloy sa mga ito, kung masipat nila ang mga nilalang na abukaw, kinakailangan na nilang lumayo dahil sila na ang bahala sa mga ito. Sa puntong iyon, dahil nga sa mga nangyayari kagabi na sinubukan silang atakihin ng mga tauhan itong si Andong, bukod doon sa 10 mga kalalakihan na nandoon sa bakura ng bahay nila ni Tatay Kaloy, ang albularyo naman kasama ang mga bata ay nandoon ang mga ito sa may sapa. Iniisip kasi nitong si Tatay Kaloy na dahil sa mga nangyayari kagabi, baka gaganti ang grupo nitong si Andong. Hindi man nila pinatay ang mga tauhan nito kagabi, ngunit nagkakaroon naman ng mga bali ang mga iyon. Kaya batid nitong si Tatay Kaloy na sa mga pagkakataon na ito, nang gagalaiti na sa galit itong si Andong. Ngunit makalipas ang ilang mga minuto, biglang napaigtad itong si Butchok
nang mayroong mararamdaman ang bata na mga presensya. Agad na wika nito kay Tatay Kaloy. "Tatay Kaloy, mukhang umaaligid na naman ang mga nilalang ng mga abukaw. Nararamdaman ko naman ang kanilang presensya tulad ng mga nararamdaman ko nung una." Pinatotohanan din iyon nitong si Nonoy dahil maging ang batang aswang naamoy na din niya ang baho ng mga ito. Kaya mabilis na napatayo ang matanda at nagtanong kay Butchok habang sinipat-sipat agad ang kapaligiran ng kanilang kinaroonan. "Nasaan ang mga ito, Dudong Butchok? Anak ng titing naman ng mga nilalang na ito, katirika ng araw, umaaligid pa rin dito sa lugar." Agad na sinabi nitong si Butchok na subukan nila ni Nonoy na sipatin ang kinaroroonan ng mga ito. "Tatay Kaloy, subukan muna namin ni Nonoy na tingnan ang mga ito kung nasaan ang kanilang kinaroroonan sa ngayon." Sinang-ayon na naman agad iyon ng matandang albularyo at agad na inihanda nito ang itak na dala. Samantalang sina Butchok at itong si Nonoy, mabilis na kumilos ang dalawang mga bata. Agad na tumakbo ang dalawa doon sa gilid ng sapa. Doon na sila mismo sa tubigan ng gilid ng sapa tumatakbo at dumaan. Ngunit doon sa mababaw na parte lamang, habang tumatakbo ang mga ito, mabilis nang nag-uusal din ng mga orasyon itong si Butchok. Sinusundan nila ang presensya ng mga ito. Nang makarating ang mga ito doon sa unahan, biglang napatigil ang dalawang mga bata nang makitang nasa gilid din ng sapa ang walong mga bantay na mga tauhan nitong si Andong. Nakita pala sila kanina ng mga ito habang tumatakbo doon sa gilid ng sapa. Kaya ang ginawa ng mga tauhan nitong si Andong, inaabangan nila ang mga bata. Nakatutok na ang dalang mga baril ng mga ito sa kanila. "At saan naman kayo papunta, mga bata? Natatandaan ko na ang mga pagmumukha ninyo. Mga kasamahan kayo ng albularyo, hindi ba?" Sa galit naman nung isa sa nangyari sa kanyang mga kasamahan na nababali ang mga braso, bumaba pa ito doon sa may sapa at lumapit doon sa kanila ni Butchok. Nakatutok ang baril sa ulo ng mga bata. Wika nito, nakakaunting pagtitimpi na lamang, kalabiti na ang gatilyo ng kanyang baril. "Ang lakas ng loob naman ng albularyong iyon para saktan ang aming mga kasamahan. Ngayon, kayo ang magbabayad sa kasalanan ng Kaloy na iyon." Bigyan sana iyon ng malakas na usal nitong si Butchok. Ngunit agad na napansin ng dalawang mga bata ang napakabilis na dalawang mga nilalang galing doon sa batuhan. Sa bilis pa nga ng mga ito, sa loob lamang ng 3 segundo, nakalapit na ito sa kanilang kinaroroonan at pagkatapos sa isang iglap, biglang lumipad na lamang ang ulo ng tauhan nitong si Andong. Sumirit din ang dugo nito galing sa napugot na liig. Maagap naman na napalundag patra sina Butchok at Nonoy. Nasa kanilang harapan na kasi ang dalawang mga nilalang na abukaw na napakabilis na umatake doon sa mga tauhan nitong si Andong. At matapos na mapatay ang isa sa mga ito, biglang umigpaw na naman ang mga ito at napakabilis na narating ang kinaroroonan ng mga kasama nito na nandoon sa gilid ng sapa. Agad na kinatay ang mga ito ng mga nilalang na iyon. Sa bilis ng kilos ng mga ito, hindi na nagawa pa ng mga tauhan nitong si Andong na makapagpuputok sa kanilang mga baril dahil sunod-sunod nang bumagsak ang mga ito sa lupa at namamatay. Sa mga kaganapan na iyon, agad naman na nararamdaman din ng grupong Batosay ang presensya ng mga abukaw. Kaya mabilis nang naglabasan din ang mga ito kasama pa ang ibang mga tauhan nitong si Andong na may dalang mga baril. Batid naman agad nila ni Butchok na maaaring dumating din doon ang grupong Batosay. Kaya nagpasya ang dalawang magkakaibigan na bumalik na doon sa kanilang kinaroroonan kanina. Napakabilis na umigpaw ang dalawang mga bata galing doon sa gilid ng sapa. At pagkatapos, doon na sa gilid ng mga kakahuyan, tumakbo ang mga ito pabalik. Ngunit hindi pa tuluyan na nakalayo ang dalawang magkakaibigan, biglang bumagsak sa kanilang harapan ang 3 mga abukaw na inaabangan lamang ang mga bata.
Nakasuot ang tatlo ng mga uniforme bilang mga sundalo. Ganon pa rin ang hitsura ng mga ito at ang amoy. Agad na umangil ang mga ito sa kanilang harapan at wika ng isa sa mga ito. Hindi ba sinabi ko na sa inyo na kung ayaw ninyong madamay, umalis na kayo sa lugar na ito? Sagot naman nitong si Butchok, na hindi man lamang nagpatinag sa mga titig ng nilalang na iyon na may mga pagbabanta. Wala kaming dahilan para umalis sa lugar na ito. Sa aking pagkakaalam, ang lugar ng burong ay tirahan ng mga tao sa matagal ng panahon. Kaya hindi kami alis sa lugar na ito at huwag mo kaming takutin. Hindi pa ninyo alam ang kaya namin na gawin. Sa mga sandaling iyon, agad na din na lumabas sa mga pinagtataguan ang ilan sa mga ito. Anim ang nakita nilang lumabas galing doon sa mga malalagong mga damuhan at doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Halo-halo na ang kasuotan ng mga ito na may kasuotan bilang minero at may mga kasuotan pa rin ng mga sundalo. Pumalibot agad ang mga ito sa kanila at sagot naman ng nasa kanilang harapan. Kakaiba ang tapang mo, bata. Alam mo ba kung ano ang plano namin sa lugar na ito? Uubusin namin lahat ng makikita namin na tao sa lugar ng burong. Wala kaming ititirang buhay kahit na isa. At ngayon, kayo ang mauuna. Matapos na masabi iyon ng kanilang kaharap, agad nang tumakbo naman ang tatlo sa mga ito papunta doon sa kanilang mga kasamahan na nandoon na sa gilid ng sapa na patuloy na pinapatay ang natitirang mga tauhan nitong si Andong. Nararamdaman kasi ng tatlo na may mga paparating doon na mayroong malalakas na mga presensya. Ngayon, lima ang mga natitirang mga nilalang na nakapalibot sa dalawang mga bata. Hinugot na nitong si Butchok ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab. Nag-uusal na din ang bata ng mga orasyon para mailatag ang kanyang mga pintuan na portala. Samantalang itong si Nunoy, dumapa na ito sa lupa habang umaangil ng napakalakas. Nakikita din nilang may mga hinugot din na mga matatalas na bakay ang mga nilalang na mga abukaw. Ngayon, bukod sa talas ng kanilang mga kuko, may bit-bit pang mga armas ang mga iyon. Kaya bulong nitong si Butchok kay Nunoy. Buddy, mag-iingat ka lamang. Kapag makakita tayo ng magandang pagkakataon, agaran natin na tapusin ang lahat ng mga ito. Muling wika naman ng isang abukaw. Pinabilib mo ako, bata, sa tapang mo. Tingnan natin ngayon iyan kung hanggang saan. Matapos na masabi iyon ng nilalang, biglang nawala ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Sa bilis ng mga abukaw, agaran na nakakalapit na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. At agad na nagpakawala ng mga pag-atake ang mga ito sa kanila. Mabilis naman na tumugon ang dalawang mga bata. Mabilis na naiwasan naman ng mga ito ang mga ginagawang pag-atake ng mga nilalang na iyon. Nasabayan din ng dalawang mga bata ang kakaibang liksi at bilis ng mga abukaw na labis na ikinagulat ng mga nilalang. Ramdam nilang may mga kakayahan ang mga batang ito, batay na rin sa mga malalakas na mga presensya galing sa dalawa. Ngunit hindi pa rin nila inaasahan na kayang sumabay ng mga bata sa kanilang bilis. At hindi lamang bilis, dahil nakayanan ng mga bata na makapag-atake din sa kanila. Itong si Nunoy, biglang namumula na lamang ang isang mata ng bata. At pagkatapos, biglang nagpalipat-lipat na ito ng pwisto gamit ang kakayahan nito sa mga dimensyon. Habang nangyayari naman ang bakbakan na iyon, napang-abot na din ang grupo ng mga batosay kasama ang ilan sa mga tauhan nitong si Andong na armado ng mga baril at ang limang mga nilalang na abukaw. Agad nang nagkabakbakan na din ang mga iyon, kahit na sa katirikan ng araw, walang pakialam ang mga nilalang na ito. Sa bandang kinaroroonan naman nila ni Butchok, sa ilang minutong labanan, walang natatamaan sa mga ito. Ngunit hindi papayag itong si Butchok na magiging dihado sila sa kanilang labanan.
gamit ang mga pintuan na portal ng bata. Mabilis itong nakalipat ng pwisto na nagiging dahilan para mahirapan ang mga nilalang na makita kung saan ang pinanggagalingan ng kanilang mga pag-atake. Tumama ang mga garab nitong si Butchok doon sa isang nilalang at bago iyon bumulagta, tinamaan pa din ng sipa ni Butchok ang nilalang sa mukha. Tumalsik ito ng ilang metro at agad na nakita ng bata ang pag-agos ng dugo galing sa sugat nito sa dibdib. At bago pa iyon makabawi ng lakas at makabangon, biglang bumagsak ang batang aswang na si Nonoy doon sa nilalang na walang habas na itinarak ng bata ang kanyang mga matutulis na mga kuko doon sa dibdib ng nilalang na nagiging dahilan din sa pagkamatay ng abukaw na iyon. Ngayon, napagtanto na ng mga nilalang na mga abukaw na hindi mga pangkaraniwan na mga anting ngirong bata at aswang ang dalawang ito. Nagtatangan din ang mga ito ng kakaibang bilis at lakas na sa loob lamang ng ilang mga minutong bakbakan nagawang mapatay ang isa nilang kasama. Ngunit ganun paman, inatake pa rin ng mga abukaw ang mga bata. Sa panig naman nilang Butchok, ngayon nila napatunayan na kakaiba nga ang lakas ng mga nilalang na ito. Napatay man nila ang isa sa mga ito, nahirapan pa silang mapapatumba ng ganun kadali. Sa kabilang banda naman, nagkakaroon na ng palitan ng mga pag-atake ang grupo ng mga batosay at ang mga nilalang ng mga abukaw. Limang mga abukaw laban doon sa siyam na membro ng grupong batosay at napakaraming tauhan nitong si Andong. Hindi naman nila magagawang mabaril ang mga iyon dahil sa bilis ng kilos ng mga nilalang. Lima pa nga sa mga ito ang napatay agad ng mga abukaw. Sobrang nag-iingat din ang grupong batosay laban sa mga ito dahil nga doon sa kanilang teritoryo nagawa ng mga ito na mapatay ang isa nilang kasama. Ngunit sa ngayon, pagkakataon na nila ito para mapatay ang mga abukaw at makapaghiganti sa kamatayan ng kanilang kasama. Thank you.